Good morning, ma'am. My name is Kelebet R. Rosario at nandito po ako ngayon para i-discuss ang aking napiling phenomena na typhoon o sa Tagalog ay bagyo. At ang bagyo ay nangangahulugang napakasamang panahon na may kasamang malakas na pag-ulan at hangin. At ito ay madalasang natatagpuan sa Pacific Ocean. And what causes typhoon? There are main requirements for typhoon formation and development. Number one is sufficiently warm sea and surface temperature. Number two, atmospheric stability. Number three, high humidity in the lower to middle levels of the troposphere. Number four is enough Coriolis effect to develop a low pressure center. And mainly, sa madaling salita, ang bagyo ay nabubuo dahil sa low atmospheric pressure, high winds, and heavy rains. Ang signal number 5 daw ang pinakamalakas na signal na ibibigay o ipaparating ng pag-asa. At kung signal number 5 na sa lugar nyo, talagang kailangan ng lumikas at pumunta sa evacuation center. At syempre, ma-expect na rin natin na yung mga gamit ay pwedeng masira at ang mga puno ay pwedeng maputol o bumagsak. At ang typhoon ay makakasira or makakadamage ng mga structures like buildings and etc. Dahil ito ay pwedeng magtalaga ng 75 miles per hour na winds or hangin and cause floods dahil sa malakas na pag-ulan at mga storm surges. Ang pinaka naapektuhan kapag nagkakaroon ng bagyo ay ang mga tao dahil kadalasan may mga taong namamatay or nai-injured dahil sa bagyo. Gaya na incident ng pagbagsak ng puno o hindi kaagad-agad lumilikas. At syempre, ang naapektuhan din yung mga workers and students dahil kinakansila muna ang pagpasok sa trabaho at sa paaralan. Para lang din sa kaligtasan ng lahat. Dapat tayo ay manood o makinig sa radyo ng mga balita upang maging handa at malaman natin ang mga hindi o dapat gawin kapag nagkakaroon ng bagyo gaya na lamang dito. Na maraming taong namatay at maraming bahay ang nasira dahil sa bagyong Yolanda. Yun lamang po. Thank you.